Morning, good afternoon, good evening mga kaibigan Pilipino, OFW, FLM family, saan man sulok ng mundo tayo naroon ay pagpalain tayo ng Diyos bawat isa. Agbyag, Francis Leo Antonio Marcos, ang pandemic hero ng sambayanang Pilipino. Agbyag ka, Apulakay. Mga kaibigan, kamusta? Anak ng patuting, oh. Talagang ano ngayon, ang mga labanan ngayon mga kaibigan, ay talagang susubukin ka ng panahon sa iyong katapatan, sa pagsuporta, sa pakikipaglaban mo para sa hustisya, para kay Francis Leo Antonio Marcos, nag-iisang bayani ng sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na nung panahon ng pandemya mga kaibigan. Diba? Pakinggan natin si Ngak-Ngak mga kaibigan. Gigisahin na naman natin. Anak ng patuti ka, oo. Naggagalaiti ka na naman. Parang ano ka ngayon, solo flight ka ngayon, anak ng patuti, bakit wala yata ang umakyat sa iyo, ha? Anak ng patuti ko, sarap mong konyatan, eh. Pakinggan natin mga kaibigan. Pinipigyan dati Talgilan. Nakataya Talgilan, ha? Uy! Talgilan, Gilan TV, mga kaibigan, DG. Anak ng patuti, ano kaya nangyari dito mga kaibigan? Gilang, kamusta ka na? Anak ng patuti, kung tingnan natin mga kaibigan, naku. Ano kasi ito mga kaibigan eh, yung mahirap yung ano eh, yung barka-barkada, kaibigan, mga kaibigan, di ba? Yun ang ano dyan eh, yun ang nakikita kong ano dyan eh, di ba? Dito, sa FLM community, ang dami kong kaibigan, di ba? Magkakaibigan kami, nakikipagkaibigan ako sa kanila, nakikipagkaibigan dahil sa adhikaing FLM, 'di ba? Kahit sino dito na maging kaibigan ko, pareho kaming FLM, tunay kaming magkaibigan, 'di ba? Pero kung liliko ka ng landas, ibig sabihin nun, 'yun na 'yung ano, 'yung tuldok ng pagiging magkaibigan natin, 'di ba? Marami ako naging kaibigan diyan mga kaibigan na ano, na tumiwalag ng landas. Siyempre, hindi na kami magkaibigan. Ngayon, magkalaban na kami. Ganun lang kasimple yung mga kaibigan, di ba? Ang lagi kong kakampi dito, ang lagi kong kaibigan, is yung mga nagtatanggol kay Francis Leo Antonio Marcos. Yung sumusuporta sa mga pinagkakatiwalaan ni Francis Leo Antonio Marcos, di ba? Ang hirap bang ano? Ang hirap bang panindigan yung sinasabi nyo nung araw na ano, na ipaglalaban ko si Francis Leo Antonio Marcos. Hindi ako maghuhudas, hindi ako baga ano, 'di ba? Sinusubok ng pagkakataon ng panahon, 'di ba? Kumbaga, ang nakataya dito is yung ano, paninindigan natin yung pagkatao natin, 'di ba? Yung mga mukha natin, yung mga pangalan natin, 'di ba? Yun na nakataya dito, real talk 'yan. 'Di ba? Pag sinabing lalaban tayo hanggang dulo. Anak ng patuting, oo. Kung meron akong kabarkada, meron akong kadugo, di ba? Na tataliwas sa aking pinaniniwalaan. Siyempre, didistansya ako sa kanya sa mga usapin na to. Di ba? Hindi na kami magkaibigan. Di ba? Kung baka, kung kadugo mo pa rin. Di ba? Pero sa usapin nga Francis Leo Antonio Marcos, siyempre, diretso ako dyan. Di ba? Hindi ako maiimpluwensyahan ng kahit na sinong kaibigan ko. Asawa ko nga, hindi ako madiktahan eh. Diba? Kasi FLM ako, solid ako. Diba? Kahit mga kamag-anak ko. Diba? Kahit mga nakapwesto sa gobyerno itong mga to. Diba? I will stand for what I believe for. Diba? Andito ko sa laban na to para kay Francis Leo Antonio Marcos. Diba? Hanggat mapagtagumpayan natin itong mga kaibigan. Diba? Lalaban tayo. Yun ang real talk dyan. Pakinggan din mga kaibigan. Ayan, si Ata Pabayan Talgila. Congrats sa founder ng Burikat at Makmak Angel sa nakapatuting. Ikikot siya ng mga kaibigan, oh. Sabi ni ano, ni Marilet Kupal. Oh, di ba? Isipin niyo mga kaibigan, oh. Mga Burikat. Founder, ikikot siya ng mga kaibigan ng mga Burikat. Ano ba ibig sabihin ng Burikat? O ba diba, anak ng patuting, o. Oh. Makmak Angel, so puro mga Burikat. O, oh, ayan, linaw-linaw dyan, ano, nakasulat, o. Oh. Mga
upal nga talaga kayo, anak ng patuting. O, pakinggan natin mga kaibigan. Sana ikay umalis na dun sa Kulaong Nation kasi wala ka namang mapapala dun talaga. Yoy! Gillian, wala ka mapapala sa FLM community. Alam mo ang real talk dyan, alam mo ang real score dyan, anak ng patuting. Kung sasama ka dito at papabor ka dito sa mga to, diyan ka talaga na ano, nabubuluso ka na talaga diyan pababa, di ba? Damay-damay na kayo diyan, sama-sama na kayo diyan. Matutulad ka na lang kay PJTV. Yun ang real talk diyan, di ba? Madalas tayo magkakaharap noon eh, di ba? Di ba? Nasolido-solido, di ba? Hanggang saan? O, di ba? Di ba? Malalaman natin yan sa mga susunod eh. Ay, tinignan ko nga pala mga kaibigan sa Facebook. Di ba? Ito yung Facebook niya mga kaibigan eh. Ang pinaka-latest niya mga kaibigan is kasama niya ang Respetados Brown Squad. Diniliber yata sa kanya mga kaibigan yung ano, yung ano ba to? Tauaki ba to? Na ano dyan oh. Ako doon pa sa ako, malapit pala sa simbahan ng Indang ito mga kaibigan. Alam ko yan mga kaibigan. Ang dami kong tropang ano dyan. Mahirap talang magsalita. Naku. Anak ng patuting. Oo. Wala tayong magagawa mga kaibigan. Kung ang mas mahalaga sa kanya, barkada kesa sa prinsipyo. Parang ganun lang yung mga kaibigan. Hindi mo kayang, ano kumbaga, ewan ko lang kung talagang tropa niya talaga itong mga kaibigan mula nung pagkabata pa. Pero kung nakilala mo lang sa loob lang ng FLM community, nagkakilala kayo, eh ba talaga paga na nangyayari dito, di ba? Eh lang ano dyan eh. Kumbaga, mahirap talagang ano eh, mahirap makipagkaibigan kung ano, kung bumaliktad yung kaibigan mo, sasama ka, di ba? Kahit labag sa iyong kalooban. O, di ba? Yan yung ano sinasabi na ano, kailangan matanggal sa FLM community yung ganyang klase ng mga tao, 'di ba? Yung hindi solido, 'di ba? So malalaman natin 'yan sa mga susunod na araw mga kaibigan, 'di ba? Bisitahin natin yung YouTube channel ni ano, ni Gillian TV mga kaibigan. O nag-iba na siya ng content mga kaibigan eh. Oh. Nag-iba na siya ng content eh. Kailan ba ang huling content niya sa ano? FLM. Hindi ko masyadong na ano eh. Kasi 2 months ago na itong mga kaibigan eh. Nagbibigay pa siya ng reaction kay FLM mga kaibigan eh. 2 months ago. Kasi nag-iba na siya ng content. O, oh, diba? Nag-iba na siya ng content. Siyempre, hindi natin pwedeng anuhin niya kung ano yung gusto niyang i-content eh. Nasa decision niya yan eh, diba? Pero tingin ko, kung sasama to sa mga Judas, syempre, hindi na natin to kaibigan. Kalaban na rin natin to kagaya ng itong mga Judas, mga kaibigan, kung sasama sa dyan, di ba? Kasi syempre, kukunin ng mga Judas yung mga weakest point mo. Di ba? Ganito, ganyan, ganyan, ganito. Naku, dyan ka walang mapapala. Naku, sigurado, ang hirap dyan, Gillian, pag ganito yung araw, yung nakatanghod ka na lang doon sa mansion, no? Mahirap na lang magsalita. Di ba? Pakinggan natin si Ngak-Ngak mga kaibigan. Walang kinabukasan dun at ang alam mo kung saan papunta mga tao dun, pulong. Oh, anak ng patuting kagak-ngak oh. Ikaw saan ka mapapunta? Sa pagkakulong, anak ng patuting ka oh. Nahihibang ka na naman eh. Nagagalaiti ka na naman eh. Anak ng patuting ka. O, pakinggan pa nga natin mga kaibigan. Sa mga lumabas na audio recording, ang nakikita ko doon, walang ibang patutunguhan ng mga tao doon, kundi pulong. Anak ng patuting. Ano ka dyan? Sino ka magsalita? Anak ng patuting, oo. Diba? Alam na namin kung sino yung ugat nito, pinanggalingan nito, kung sino yung nagnakaw nito, diba? Huwag mong i-twist yung usapan. Anak ng patuting ka, oo. Gusto mo may maniwala sa'yo? Ha? Ikwento mo sa pagong. Kung ano ang puno, siyang bunga. So nakakulong yung puno, yan, makukulong din yung mga bunga. Buti na lang, wala na kami doon. Talagang mabuti.
na wala na kayo sa FLM community. Dahil mga salot kayo eh. Mga traitor kayo, di ba? E paano pa kung inabot pa kayo ng paglipad ng agila, di ba? Tapos ganyan yung mga gagawin ninyo, anak ng puta, nakakahiya kayong klase ng mga tao. yung pagbulusok mo nga, andyan na eh. Ito ka na, ganun, naabot mo na yung pinakatuktok eh. O, di ba? Siyempre, pag naabot mo na yung pinakatuktok, wala ka na bang ibang way doon? Kung hindi, bumulusok na pababa, anak ng patutig ka. Pakinggan pa natin. Nanay Benil Dagalos ko, Ikea, niloko. Ito, Benimutra Igorota. Bakit parang ano, wala yata ang super chat si ano, si Benil da Coke. Parang ang tamlay ng pagbati mo. Pero pag may super chat eh, tumulay da Coke. Thank you. May ma-Power Rangers ka pa. Subukan ninyo yung ano, yung mga tatlong buwan, apat na buwan, huwag kayo magpapalipad dito kay Kaka. Kung dati kayo nagpapalipad, huwag kayo magpapalipad. Di ba? Para masubok nyo rin kung talagang ano, kinikilala ka pa rin ito. Ate Aleli Abelia, Nanay Emelita Hader, Nanay Rosalina Pulpal. Eto, hindi ko maintindihan kung anong basa dito. Ikaw ba si Aisa Tamura? Tama ba? Eto si Aisa Tamura sa mga taga-Japan po dyan, oh. 77, Ahi Maria. Tatandaan ko para... Oh. Umiksena na naman tong si ano si Kulote, anak ng patuting ka, oo. Nalala mo ba yung mga message mo sa akin na ano, na ang importante, itong magkapatid, anak ng patuting, puro pala kayo mga peke. Abang-abang lang. Abang-abang lang, Kulote. Ang hirap kalaban ng konsensya, ano? Ang hirap yung ano, yung naging traitor ka, 'di ba? Ang hirap kalabanin ng konsensya. Alam mo sa puso mo na mahal mo ang isang bayaning Francis Leo Antonio Barcos. Tapos mismo yung dinidikta ng iyong puso. Excuse me. Ay kinakalaban mo. Ang hirap nun, mga kaibigan. Ang hirap nung ganun sitwasyon, mga kaibigan. Magsasalita ka ng solid ka na ganito, ganyan, ganyan, ganito. Tapos, bigla kang kakabyo, mga kaibigan. Ang hirap nung ganun is nakaka-stress ng utak yun, mga kaibigan. Pakinggan pa natin. Ano, at ang hirap pasahin yun. Hindi natin alam yun. Ayashi Maria. Nilagaw. Ano, kasi may two boys ako bisita dito sa bahay ng Masaya Parati. Ang sarap ng ano, ang sarap ng malaya, no, Kuya Ninyo? Sarap ng malaya. Talagang masarap yung malaya. Ha? Yung malaya mong sinusunod ang sinisigaw ng iyong puso at damdamin. Yun ang napakasarap na malaya, yung hindi mo niluloko yung sarili mo. O, oh, diba? Yan ang real talk sa inyo eh. Ang ginagawa ninyo, niluloko ninyo yung mga sarili ninyo. O, oh, diba? Saan ba kayo nagsimula lahat? Diba? Kay Francis Leo Antonio Marcos. Diba? Nakalimutan nyo na ba? Oo. Oh, yan ang sinasabi ko sa inyo, mga tinamaan kayo ng patutig ng mga traitor. O, diba? Nagkaroon lang kayo ng mga konting issue, ganito, ganyan, ganyan, ganito. O, oh, diba? Naglabasan yung mga kulay niyo, mga ahas. Kesa yung nakakulong ka na nga, panagagawa yung gusto mo. Yun! Antayin mo ngak-ngak na dumating yung oras, yung takdang panahon na ikaw naman ang makukulong, oh, diba? Ayaw at sa gusto mo, uuwi at uuwi ka ng Pilipinas. Baka nakakalimutan mo, ha? Pilipino ka pa din. Ang pasaporte mo, Pilipino pa din. Yari ka. Eh, TV Bosley lang, yari ka na. Akala nyo, basta-basta si TV Bosley, ha? Hindi nyo alam yung klase
ng pamilya, ng pagkatao ng isang TV Bosley. Paktay kayo, inasabi sa inyo eh. Tapos ikaw pa matapang. Casey Boy 1218, hello po, hello po. Oh, marami nga daw fake na Marcos na nagkalat sa gilid, o di ba? So maaaring isa na rito si ano, si MCM. At yung apulakay namin, meron kaming pweba. May pinanghahawakan kaming certificate of live birth. Anak na pa to, T.O.O. Ang hirap tanggapin, ano? Na, na inakala mong peki, na inakala mong ganito, pero tunay pala. Ano kayo ngayon? Nganga! Ito na naman, anak, napatutig na naman si Atty. Libayan at dito na naman, mga kaibigan, no? Nakisaw-saw na naman sa mga audio-audio. Ano, diba? Tumulong ka na lang, oh, diba? May hamon ako sa'yo, eh. Atty. Libayan, meron akong hamon sa'yo na ginawa kita ng reaction video, eh. Diba? Meron akong hamon sa'yo na yun ang gawin mo, tulungan mo yung mga kababayan natin. Ituro mo sa kanila yung tamang proseso ng batas, kung paano nila mararamdaman yung batas at paano nila makakamit yung batas na sinasabi mo. Diba? Wala naman kwenta yung ano, sinasabi nito ni ano ni attorney. Diba? Punta tayo dito sa ano. Ito yung reaction na natin. Punta tayo dito sa ano. Ito. Kaya ito na isip ko nga si reaction ng dito kasi nga parang ano to, mga kaibigan. Yung mga UTW, mga kaibigan, yun ang bibigyan niya ng reaction, mga kaibigan. Buong akala niya kasi, mga kaibigan, yung mga ano UTW, yung grupo ng UTW at saka yung mga supporter ng UTW isasama sa kanya. para magamit niya, mga kaibigan, o di ba? Malay mo, meron siyang bauto doon, o di ba? Siyempre, doon sa grupo ng UTW, sa mga supporter natin ng UTW, di ba? Nabuwag na lahat niya, mga kaibigan, eh. Pero may mga super chatter din niya, mga kaibigan. Yun ang target ni Ngakak, hindi niya nakuha. Sa kabila ng ano, buta tinitira ngayon siya ng mga UTW din, o di ba? Nilabaliko. Makinga natin, mga kaibigan. Ang bobo talaga. Wala ko ibang masabi kundi napaka-bobo mo. Naggagala iti, mga kaibigan. Naggagala iti na naman tong unggoy na to. Asan ba yung picture mo dito? Asan ba yung picture mo? O, puntan eh. Gwapo yan eh. Totoo yung picture na to. Gwapo to. Gwapo. O. Tala, pogi pa yan. Pogi yan. Asa pa yung picture nito ni Kakak? Ano, wala na. Ay, ito pala. Andito pala. Anak na po ito. Ting ka talaga. Oo. Andiyan ka pala, Kakak eh. Oh, di ba? Yan ang pinakamalapit na hawig mo eh. Di ba? Pinakamalapit mukha-mukha yan eh. Anak na po ito. Ting ka, oh. Solo flight ka ngayon, ha? Maliko. Example dito, mabati na may pera talaga sa kasinungalingan. Yung 14 na bumalik. Oh, ayun, mga kaibigan, ha. Galing sa team ng UTW, mga kaibigan, oh, 'di ba? Ito si Balik, kilala din ba natin siya, mga kaibigan, nung umpisa pa lang, mga kaibigan, 'di ba? Pero hindi natin alam kung ano yung topic kasi hindi naman natin nasusubaybayan niya, mga kaibigan. Dito ko lang ulit na narinig yung pangalan Balik, mga kaibigan. Pero tira rin ko ano yung topic nila Balik, mga kaibigan. Na, pakinggan natin, ha. Oh. Tawag ni Balik sa mga hayop. Alam nga, imbis na supporter ang mahakot mo eh. O dala ang nahahakot mo, mga ano eh, mga berdugong lalaban sa'yo.
Bukha ka na naman, eng-eng. Pakinggan natin mga kaibigan. Ito mga pioneer ng UTW, mga kaibigan. Pakinggan natin. Nagwabaliktad. Puro pagtatanggol sila, puro panlalipusta, puro pagkahamon. O, bakit sila bumaliktad? Nung mawala yung channel na FLM. Ayan. Diba? Kasi nga buong akala nito mga to, sasama sa kanila yung mga supporter eh. Yun yung talagang ano yung minagsabi sa akin, yung talaga yun ang usapan mga kaibigan eh, na pag nilabas natin itong mga ito, ganito ganyan, sabi ni Sperm Sir, eh sigurado lahat babaliktad. Eh nangyari mga kaibigan, bumaliktad sila, sila lang. Hindi nyo kasi naiintindihan yung salitang solid eh. Hindi nyo kasi naiintindihan ang simulain itong FLM family. Diba? Simula nung May 19, diba? Ang mga supporter ni Francis Leo Antonio Marcos ay naging mga defenders na ni Francis Leo Antonio Marcos hanggang sa mga oras na to. Milyon kami dito na dumidepensa at nagbibigay ng pugay kay Francis Leo Antonio Marcos. Hindi mababago yan kahit araw-araw na sa vlog na gagawin ko. Italagang binibigyan ko ng pugay ang kabayanihang ginawa ni Francis Leo Antonio Marcos noong panahon ng pandemic. Real talk yan, hindi yan mabubura. Pakinggan pa natin mga kaibigan. Meron tayong pangalawang BTS Bobo Tanga Tiraulong Komentor, si Henry Gomez. Yan, congrats Henry Gomez. Ikaw ngayon ay pinibinyagan ko sa... Nagkagalay. Galaiti-galaiti yan mga kaibigan eh, di ba? Pag yung magko-comment ka sa ano niya, doon sa live chat niya mga kaibigan, galaiti-galaiti yan mga kaibigan. Kaso, ayoko na mag-comment mga kaibigan niya kasi syempre kailangan mo pa mag-subscribe eh. Tuso yan mga kaibigan eh. Ang gagawin niya, kailangan subscribers mode, naka-subscribers mode only yung kanyang chat mga kaibigan sa live chat, o diba? So, para makapag-chat ka, kung ano man dahilan mo, kung ano man ang ano mo, kailangan mo mag-subscribe, di ba? Eh, hindi ko na kailangan mag-subscribe para lang makapag-chat dito sa inutil na to. Anak na patuting. Pangalan, Testeng Yawa. Yan. Ayun, nanggagalaiti na naman. Galit na galit yan, mga kaibigan. Di ba? Kung yung magko-comment kayo dyan, mga kaibigan, tatawagin niya hikaing panot, tatawagin yung tridor ahat dyan sa comment section niya mga kaibigan. Kung galit na galit yan. Ano diba? Example lang dito mga kaibigan. No? Hindi na siguro makatiis sa pang-aapi, sa pangyuyurak sa ating pandemic hero na kapag comment yung isang tao mga kaibigan. No? Sabog na naman siya. Bago na pangalan mo, Henry Gomez, pumunta ka na bukas sa PSA, ipabago mo na yung pangalan mo, hindi ka na si Henry Gomez. Ikaw na ngayon ay tinitinyagan ko sa pangalang Testeng Yawa Junior. Yeah. Laki-lakihan yan natin mga kaibigan. Tingnan yan. Tingnan yung facial reaction ni kakuha kaibigan. Nakakatawa talaga eh. Ipabago mo na yung pangalan mo, hindi ka na si Henry Gomez. Ikaw na ngayon ay tinitinyagan ko sa pangalang Testeng Yawa Junior. Galit na galit yung unggoy ng balay sa anak ng patuti. Naggagalaiti. Tingnan nyo yung itsura mga kaibigan. Lubog na yung bata. Ganun na ganun na mga kaibigan. Ganyan kasi yung ano eh. Yung mga itsura ng mga nag-tridor mga kaibigan. Ganyan yung talaga mga kaibigan. Yung inuusig ka ng konsensya mo, di ba? Yung nagpasaklaw ka na sa kademonyohan, di ba? Nagpasaklaw ka na sa kasamaan. Yung ganyan yung mga kaibigan ang magiging itsura mo. Diba? Yan. Ikaw ay junior. Yan ha. Pesteng Yawa Junior. Hindi makabubod doon sa nag-comment mga kaibigan. Kasi buong akala niya mga kaibigan, lahat doon sa mga nag-comment, eh kanya mga kaibigan, hindi niya alam, marami pa rin dyan yung mga ano, galit na galit sa kanya. Baka pagsalita to ng ano yung walang bilang. Oh God, ikaw ang walang bilang. Sinong uululin mo rito? Ang may bilang lang dito si Francis Leo Antonio Marcos. Kami mga vloggers ni Francis Leo Antonio Marcos, kami mga defenders. Yung mga supporter
na nandito sa aming channel, ah, hindi amin yun. Hindi namin personal na supporter itong mga to. Lahat yan nandito because of Francis Leo Antonio Marcos. Real talk yan. Diba? Sa channel ko, yung 5% dito, mga kaibigan ko ng mga Ilonggo. Diba? Tapos mga 3-4% eh yung mga channel na pinuntahan ko nung araw na nakikipagpalitan ako ng mga subscriber, yun ang bumubuo ng channel ko. Pero 95% dito purong FLM solid supporters, di ba? Hindi ko supporter yung mga yan. Ha? Supporter yan ni Francis Leo Antonio Marcos. Ay, mga kaibigan, i-shout out nga pala natin yung ano. Shout out ko pala yung ano. May nagpa-member mga kaibigan sa channel ko. Kailangan ko, ano, si ano to eh, si pangalan nito. Si Ems Pascual. FFCI Hong Kong. Maraming salamat po. O, diba? Rihina Garate. Maraming salamat po. 3 months na mga kaibigan. O, thank you. Yung pinsan ko, si Joe. Thank you. Joy Libra 29. Thank you po. Nora Toquero. Thank you po. Aisa Tamura. Thank you po. FLM lang. Malakas. Thank you po. Joseph Laurel. Jeffrey Gindab. Miguel Marcos. Double S. Account ko yan. Siyempre, ang aking asawa, mga kaibigan, no, diba? So, yan. Maraming salamat po. Diba? Bigyan na naman natin ang reaction to mga kaibigan. Dito naman tayo. Tuloy natin. Yan ang mga kaibigan, no? Ang kinikita ko sa pangalan nito dito sa mga nagpapamember, mga kaibigan, ayan, no? $5. Tapos nagiging ano $7.50 last 6 months so August revenue $4.83 total members 11 di ba? Maraming salamat mga kaibigan, mga ka-FLM, di ba? Thank you so much. Nakakatulong din yan mga kaibigan. Dagdag din yan sa revenue. Kaya ngayon yung ano ko, yung kinita ko kayo mga kaibigan, kulang pa, binili ko ng ano ng pan-change oil ng sasakyan. Tapos nagdagdag pa ako ng mahigit 100 para dun sa mga iba pang accessories na kailangan. Maraming salamat sa inyo talaga lahat. Dahil sa inyo, nagkakaroon ng extra. Diba? Laban lang talaga tayo. Kasi hindi naman tayo katulad nito mga ulupong na to na talagang hanap buhay talaga nila yung YouTube, mga kaibigan. Talagang magla-live yan, mag-aano yung mga kaibigan, talagang ang nilalakad niyan yung mga ano, like, you know, talaga bigla nga to yung naka-live yan, lagi yan nakatutok doon sa ano, sa live chat mga kaibigan, nakabantay yan palagi doon. Pag nagpakita na yung potential na magsu-super chat, oy, shout out sa iyo, ganyan. Oh, tama pasa ng link yan mga kaibigan sa mga kupal, sa mga nagsu-super chat, pinapasahan niya ano, naka-live na ako, chat ka, punta ka, ganito ganyan. Ganyan ang style niya ni Gakngak mga kaibigan. Diba? Walang kusang palo yung mga ano. Tira nyo ngayon. Solo flight niya. Yan. Sabi niya kasi, di bali yan si Baliko. Ikaw naman makmak ang pasimuno ng kabubuhan nung time na yun din. Kung ako'y pasimuno ng kabubuhan, bakit andito pa rin ako hanggang ngayon? Oh. Eh kasi nga, sugapa ka sa kwarta. Anak ng patuting ka, oo. Eh kung nung bumaba ka, diba, nagpaalam na kayo sa FLM community ko, nag-iba ka ng topic, hindi mo binabanatan si Francis Leo Antonio Marcos, o hindi ka na nakialam, o diba, may babalat ba sa'yo, o diba, hindi mo kaya kasi nga, ang dugo mo, dugong traidor, diba, nakakatakot yung mga ganyang klase ng tao, mga kaibigan, real talk, ganyan magiging kaibigan mo, anak ng patuting, ibibenta ka niyan, ako, mahihirap na lang mag-ano. Kung ako'y bobo, ba't andito pa rin ako hanggang ngayon? Bakit marami akong supporters? Madami daw siyang supporters. Hibang ka na nga talaga, ngak-ngak. Eh bilang lang yung ano yung mga supporter mo, anak ng patutik. Oo. Hindi nga lalagpas siya sa bilang ng ano yung isang taon eh, yung araw ng isang taon. Hehehe.
Lalo na paglipad ng agila, mga kaibigan. Pupulutin ito sa kangkungan, sigurado yan. Antay-antay lang tayo, di ba? Sabi nga ni Torero Malupit, mga kaibigan, eh. Malapit na natin siyang makasama, o di ba? Siyempre, pagka ganun, mga kaibigan, always positive. Pray lang, di ba? Suporta lang. Paninindigan, napaka-importante yan, di ba? Napaka-importante yan. Pag sinabi mo sa sarili mo na, I will support Francis Leo Antonio Marcos. Kinilala ko ang kabayanihan ni Francis Leo Antonio Marcos. Then, period. Laban, di ba? Tara, kahit anong humarang, kahit anong marinig mo kaliwat kanan, di ba? Kahit anong sumalubong sa iyong batikos, kahit anong sumalubong sa iyo, diretso ka lang. Kasi pag solid ka, hindi tatalab sa iyo yung mga weapon nitong mga destructive na mga ulupong, itong mga ahas, o di ba? O bakit sa akin, mga kaibigan, kahit isa walang nag-attempt, o di ba? Na ganito ganyan. Ang nag-attempt sa akin, mga kaibigan, si Joke lang, kinopyright ako. Joke lang. Ano ba? Tapos ano, masigasig si Joke lang, mga kaibigan. Pinaghahanap ni Joke lang doon yung mga video ko, ang tsaga niya, mga kaibigan. Talagang inisa-isa niya, mga kaibigan. Inisa-isa niya yung ano, tingnan niya ganyan, tapos hindi. Oh, tapos inisip niya, lawlaw, patingin niya ng ano mo. Putan, may nakita siyang ano, in-upload ko na galing kay Lawlaw. Anak ng patuting, oo, tinuruan si Lawlaw. Ganito ganyan. Ako, nakadalawang sunod ako, mga kaibigan. O, di ba? Eh, ang dami ko pa nung ano, yung mga kanta nito nila, ano, nito mga sigaw lihiti mo, yung mga, basta yung mga rap, mga kaibigan, nire-upload ko lahat yung mga rap na yun. O, di ba? Eh, mahina to si Joke lang, mga kaibigan. Diba? Nakanda nung umakit pa ako nung sa mansyon na ano, na ano, sabi ko, na-copyright ako, ganito, ganyan. Gawa ka na lang, ano mo, ng channel mo. Sabi ko, hindi ako gagawa, diba? Kung mati-terminate nila yung channel ko, i-terminate muna nila. Bago ako gagawa ng panibago. Ayoko yung may mga second account na yun, po-promote. Isang lang yung pinimintay kong account, ito lang. I-joke lang, bigo mga kaibigan. Tawa ko na tawa, yanak na patuting, oo. Susugod ka sa gera eh. Iisa lang yung bala mo. O di ba nung naubusan ka ng bala, manghihiram ka sa ibang channel ng bala. Dapat ginaling-galingan mo pa. Yung tatlong copyright strike na dire-diretso, meron yun eh. Hindi mo lang talaga ano eh. Hindi mo lang sinuyod kung sino yung mga susuyurin eh. Ngayon, sugurin mo ulit eh. Kasi hindi ko na makita sa dami na nung video na nagawa ko. Hindi ko na maisa-isa. Sumasakit na yung mata ko. Maghanap ka ulit, joke lang. Pakinggan na naman natin itong Chonggu ng Malaysia. Maraming nanonood sa akin. Ano? Maraming rin nanonood sa kanya, mga kaibigan. Ha? Hindi ka nga umaabot ng 300, eh, anak, nagpatutig ka, oo. Eh, karamihan pa ron, FLM pa. Yung mga sniper pa yung nanonood dyan sa'yo. Ano to, may flashback ka pa ba? Ha? May flashback ka pa ba nung nakaraan? Wala ka na sa FLM ngak-ngak. Wala ka na sa FLM community. Kaya hindi mo na pwede sabihin na maraming nanonood sa'yo, oh, gag. Baliko, wala. Sinong bobo? Sinong tanga? Kantayin nga natin, Mac-Mac Pablo. Baliko. Oh, Mac-Mac Pablo, baliko. Diba? Sa sitwasyon ngayon, mga kaibigan. Oh, diba? Sino yung mas may utak, mga kaibigan? Parang si Baliko, mga kaibigan, sa tingin ko lang. Eh, kasi nga ito, nag-tridor eh. Diba? Eh, yung mga UTW, original yan na ano eh, original yan na basher ng ating pandemic hero. Diba? Hindi yan mga tridor.
'di ba? Hindi katulad nito. Itong baga to, nung una mga kaibigan, talaga kung magtanggol mga kaibigan eh. Kung magsalita lang tungkol sa ating apula kay mga kaibigan eh. Oo, ganito, ganyan, ganyan, ganito, 'di ba? Pero huwad pala lahat, anak ng patuting ka, oo. Ba't ganit ka sa UTW na naman? Ha? Hindi ko pa siya i-content ko yun. Baka hindi pa nga kilala ng iba dito yun eh. Dito sa MLM community, ha, yung sa 1,000,000 na supporter ni Francis Leo Antonio Marcos, ha, mga 90% rito nakakakilala dyan kay Balico. O gag! Kilala namin yung mga UTW na yan. Ha? Yung mga main attraction dyan sa UTW, kilalang kilala yan. O gag! Siyempre, ugoy ng Malaysia. Diba? Kaya ano, kaya ewan ko, sino kaya ang, sino kaya ang pasimuno ng kabubuhan? Sino daw yung pasimuno ng kabubuhan? Ikaw! O gag! Manalamin ka nga! Patingin mo, Henry Gomez, sinong pasimuno? Ay, sorry! Sorry, natinyaga na nga pala kita, testing yawa ka na ngayon. Oh, testing yawa! Grabe mang galaiti ito mga kaibigan, you know? Hindi, ganun yan eh, di ba naalala niyo yung ano, yung last time na nireaksyon ako mga kaibigan, babae na ba yun ang comment mga kaibigan, hindi makamove on mga kaibigan, galaiti mga kaibigan. Okay, ini-expect niya, kakampi sa kanya sila ano, susuportahan siya nila Balico, yung mga grupo nitong mga ano, nitong mga UTW. Eh pero, ang nangyari, anak ng patuti, kinundi na pa. O, di ba? Kasi nga, traitor nga mga kaibigan eh, di ba? Di ba nila yung ano ka eh, yung basher ka talaga, o, di ba? Pero yung ano ka, defender ka, tapos nag-traitor ka mo, eh, ibang usapan yun mga kaibigan. Ang sama nun mga kaibigan, di ba? Eh pinagkanulo mo. Yung kapwa mo. Pakinggan pa natin. Pa, Junior, patingin mo, sino ang ano, patimuno ng kabubuhan? Sino ikaw! Yung ikaw! Sino yung nasunog? Sino yung... Ikaw! Ikaw! Sino mo ba na ano, alatangat na? Nasunog nyo nga yung channel ni Francis Leo Antonio Marcos. Diba? Pero, yung 1,000,000 subscriber nun mahigit. Diba? Hindi mo kayang sunugin ang laman ng isipan ng mga yan at laman ng puso ng mga taong yan. Dahil lahat yan ay nakakilala, nakakita, humanga sa kabayanihan ni Francis Leo Antonio Marcos. Kaya hindi mo masisira ang isang Francis Leo Antonio Marcos kahit anong gawin mo dyan. Talaga itong unggoy ng Malaysia, oo. Sino yung hanggang ngayon na hindi umaangat? Sino yung hindi kinikilala? Sino? Oh. Sino yung hindi umaangat? Eh di ikaw! Oh, anak lang pa doon, simula doon nag-traitor ka, di ba? Umangat ba yung viewers mo? Umaabot pa ba ng ano? Ng 1,000 likes? Yung mga ano mo, yung mga video mo, ugok! Mag-real talk tayo dyan, o, diba? Eh, ang mansion mga kaibigan, ang prime time natin, hindi bababa ng 1,000 yung likes mga kaibigan. Kasi medyo wala lang bakbakan ngayon, pero alam mo naman yung mga FLM supporters mga kaibigan, yung mga defenders na yan eh. Pag may bakbakan, anak ng puta, present lahat yan. Andiyan dyan lahat yan, o, kasi baka kailangan yung tulong nila sa comment section para ipagtanggol ang pandemic hero, di ba? Nakalaylo lang yung mga yan. Ano ba? Anak na patuti ka nga ko. Parang PJ, shoutout sa'yo, Mighty Manong. Ayun, PJ TV! Tingnan natin mga kaibigan, kamusta na kaya si PJ TV? Tingnan natin, kamusta na to si PJ? PJ TV!
PJ TV. Ang laki ng subscriber nito mga kaibigan, ni PJ TV. Di ba? Bicolano to, uragod to mga kaibigan. Uragod to eh. Eh, may lahi din ako konting uragon mga kaibigan eh. Di ba? May lahi din kami na galing dyan sa ano eh. Huwag na lang sabihin mga kaibigan. Jillian TV. Naku. Hindi ko masabi mga kaibigan kasi hindi ko pa naman naririnig na bumabanat ito sa ating apulakay mga kaibigan o kumukundi na ito sa mga pinagkakatiwalaan ni Francis Leo Antonio Marcos. Pero antayin lang natin mga kaibigan, hindi natin alam kung ano yun, anong takbo ng isip nito ni Jillian TV mga kaibigan. Pero yung ano ko lang sa kanya, eh baka sapitin niya itong sinapit ni PJ TV mga kaibigan o diba? O ano? Anong ginagawa nilang ngak-ngak dito mga kaibigan? Wala, chupi yan kay ngak-ngak ngayon, o diba? Ayun ang real talk dyan. Ang style ito ni ngak-ngak, sarili lang niya, basta sa kanya, importante, yung kikitain niya, yung channel niya, yun ang importante sa kanya. Pero yung mga channel ng mga iba na nasa kapaligid sa kanya mga kaibigan, wala talaga siyang maitutulong mga kaibigan. Eh paano, wala naman niya supporter. O diba? Ang supporter nito mga kaibigan, siguro mga 20-30 lang mga kaibigan. O punta tayo doon kay ano, manood tayo roon. No? Puntahan nyo si PJ TV o pupunta kay PJ TV, 30, 20, 12, 10, anak ng patuti, gagagag. Assuming ka masyado eh. Konti na lang mga kaibigan. Eto, eto, pakinggan natin yung katalinuhan. Eto, kung ako'y ano ng kabubuhan. Tanggapin mo na kasi, gagag, sa bobo ka. Feeling strong ka eh. Diba? Apat na buwan na mahigit eh. Galaiti ka pa din eh. Kawewe ka talaga. Uy, pati muna ng kabubuhan. Pakinggan natin yung... Uy! Kanina mga kaibigan, yung early part nitong video na ito mga kaibigan, nagpakita mga kaibigan ng picture na... na maraming hawak na pera si ano, yung kinakasama niya mga kaibigan. Pero sa tingin ko, excuse me, kung tatantiyahin ko yung dami ng pera mga kaibigan, eh kulang pa pang penalty dito mga kaibigan dyan sa Malaysia pag nahuli yan. O baka iniisip nila na pag nahuli sila dyan, doon sa kasong kaharapin nila dyan sa Malaysia, eh makakapagpiansa sila. Makakapagpiansa ka rin mga kaibigan kung lihiti mo yung pag-stay mo sa Malaysia. Eh, illegal alien ka mga kaibigan. So, no bail. Hanggang hindi natatapos yung ano, yung proseso ng batas. Yan ang totoo dyan. Papalinuhan ni Balico, ha? Pakinggan natin. Pag nabuha-balitan, puro pagtatanggol sila, puro panalipusta, puro paghahamon. O, bakit sila bumaliktad? Doon mawala yung channel ni FLM. May pinupunto nga naman itong Balico na itong mga kaibigan, di ba? May pinupunto nga naman, di ba? Pakinggan natin. Bobo. Bobo. Bobo ka. Hindi mo mapatanggap sa sarili mo, ngak-ngak, na yung ginawa mo, yung decision mo na yan, yung pinag-decisionan ninyo ng mga 14 Judas, isang malaking kabubuhan. Kailan daw kami bumaliktad? Nung nasunog daw yung bahay ni Kulaong. Nung nasunog yung bahay ni Kulaong. Kailan nasunog yung bahay ni Kulaong? Kailan nasunog? Umalis kami April 11. 14 vloggers umalis April 11. Nasunog o nawala yung channel ni Kulaong. Pinunog ng kanyang mga tauhan. Anak ng patutik ka, oo. Sinunog daw ng mga tawad. Gagaguhin mo na naman yung mga manonood dyan sa'yo eh. Pero ikwento mo lang yan sa pagong. Baka yung pagong maniwala sa'yo. O gag. Kailan? April 25 yata yun o April 24.
paano nangyari na umalis kami dahil nasunog yung channel ni Kulaong? Paano nangyari yun? Eto, itong si Baliko, binigyan lang to ng bibig, binigyan lang to ng utak, pero hindi ginagamit. Eh, pinalalabas mo ngayon na ikaw binigyan ka ng utak, binigyan ka ng bibig. At iyong ginagamit, ginagamit mo sa katraiduran, anak na patuti ka, oo. Ako, ngak-ngak. Diba, kung makikipagbalintaktakan ka rin lang sa isang baliko, eh sa tingin ko, hindi ka uubra dyan kung kayong dalawa lang yung magbabalintaktakan. Hindi ka uubra dyan. Diba? Ang sarap mong pagtawalan kang unggoy ng Malaysia. So yun lang yung reaction video natin ngayon, mga kaibigan. Madaling araw na. At papahinga naman ang matanda. Diba? Magkatrabaho na naman mamaya. So, Pilipino, OFW, FLM family, saan masulok ng mundo tayo naroroon, eh, pagpalain tayo ng Diyos bawat isa. Ganun din, pagkaloban tayo ng mahabang buhay bawat isa. Diba? Laban lang tayo. Para kay Francis Leo Antonio Marcos, pray lang. At makakamit din natin ang hustisya para kay Francis Leo Antonio Marcos. Yung inaasam natin, makasama natin siya muli, masilaya natin siyang muli ng malaya na makapagsalita sa kanyang YouTube channel. Ito'y matutupad, mga kaibigan. Antay-antay lang po tayo at darating po tayo sa araw na yan. Agbyag ka, Francis Leo Antonio Marcos, ang pandemic hero ng sambayan ng Pilipino. Mahal ka namin, Apolakay. Mahal na mahal.